mga walang hanggang pagpapala, May 31, sa mga makalangit na dako. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalago sa pagkakilala sa Kanya. Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 10. Pag-aralan natin ang panalangin ni Pablo para sa kanyang mga kapatid sa Kolosas. Kaya't mula, isinulat niya, nang araw na aming marinig ito, hindi tumigil ng pananalangin para sa inyo, at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalago sa pagkakilala sa Kanya. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng Kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak. Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 9-11. Gaano kakumpleto ang panalangin ito? Walang limitasyon ang mga pagpapala na pribilehiyo nating tanggapin. Maaari na tayo ay punuin ng kaalaman ng Kanyang kalooban. Hindi kailanman binigyang inspirasyon ng Espiritu Santo si Pablo na mag-alay ng panalangin ito para sa kanyang mga kapatid kung hindi naging posible para sa kanila na makatanggap ng tugon mula sa Diyos alinsunod sa kahilingan. Sa iglesia sa Efeso ay sumulat si Pablo, "Dahil dito'y iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok, kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo, na higit sa kaalaman, upang kayo ay mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakan niya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman. Amen. Efeso Kapitulo 3 Versikulo 14-21. Dito ay ipinakikita ang mga posibilidad ng buhay Kristiyano. Gaano kalayo sa pag-abot ng pamantayang ito ang Iglesia ngayon? Sarili, 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 ang lahat ng ito ang nahahayag. Kailan tayo magigising? Kailan natin matutugunan ang mga inaasahan ni Kristo?